kita semua entu berdoa ya. Ayan. Kemudian nandiyan na po kayo ay sabay-sabay natin basahin. So babasahin ko at sundan na po ninyo na inyong mga kanino. Ganito po ang ating mababasa. Yamang naliligid tayo sa mga kapal na saksi, iwag sinabi ng kasalanan at ang anumang malangit na bumibigil sa atin. At tayo buong tiyaga magpatuloy ang sa tangguhin na sa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumula ng ating pananampalataya at siya rin nagpapasakdal ito. Dahil sa kagalakan naghintay sa kanya, hindi niya kinahiya ang mamatay sa cross at siya ngayon nakaluglog sa kanan ng trono ng Diyos. Tayo yung po at humigil, tayo po ay mananalangin. Dakilang Diyos, Ama namin makapangyarihan, minsan pa, Panginoon, kami muli na humihingi na kaalaman at karunungan upang sa amin muli pakikinig, pagbubulay-bulay, pagtanggap sa iyong mga salita, hayaan mo ang bawat isa ay mapagpala, mapatatag, O Diyos, maglalong higit, magkaroon ng ibayong kalakasan buhat sa inyo. Kaya Lord, kasangkapan niyo ang iyong lingkod upang sa aming pagbubulay-bulay na ito, kailangan ko ang sa paparangalan ng Papa. Matakila sa aming buhay. Ngayon pa lamang, Panginoon, ay amin na tinatanggap, inaangin na nagtanggapay na po kami ngayong umaga. Ito ang aming ilingan, dalangin na may malaking na pasasalamat sa aming mga puso. In Jesus' name we pray and everybody says, Amen. Ayan. Pwede na pa naman, palakpakan natin ang ating Diyos. So ngayon mga ka, gusto kong balikan natin ang ating unang paksa. Ito ay ating siniseries ang kahalagahan ng pagpapatuloy. Amen? So natalagay natin sa noong nakaraan, ano po, na anumang bagay ang ating nararanasan sa buhay, pero hindi hadlang o walang rason na hindi natin susundin ng Panginoon. So may mga ilang pagtuturo na aking pagtutuwin na aking nabitawan sa mga nakaraan, yan po ay ganap at dapat natin ipagpatuloy. Amen. Na gaya ng aking nabitawan sa nakaraan, ano po? Okay. Patungkol sa dapat nating sundin, ano po? Na kung Kristiyano tayo, hayaan natin na nagninegosyo, hayaan natin na through our businesses, malulugod natin po ang Panginoon. Kaya nung pinag-isip-isipan ko yung ganong pananaw, ano? Okay? Kaya ng isang pastor na aral ng ganon, huwag kayong magtinda ng sigarilyo, ng anumang inuming nakakalasin. Sumunod na din ko, yung isang timbro, tinawag ang pastor, sinunod ko na yung iyong ipinag-uutos. Hindi ka na kami nagtitinda, hindi na kami nagsigarilyo at alak, sabi niya ganon. Pero kami na ang naninigarilyo at umininom, ay hindi naman po pwede yun. Amen? Magtitinda o anumang bagay, stop doing those things. When we talk about pressing towards the goal. Yung magpatuloy na kahit anong mangyari, ipaglaban ang pagiging Kristiyano. Amen po ba? So ngayong umaga, sa ating part 2 ng ating series na ang kahalagahan ng pagpapatuloy sa Panginoon. Ito pong ating tatalakay ngayong umaga ay makikita natin at ipapaunawa sa atin yung mga ipapakita yung mga sigurado. Paano ba natin gawin ito na kahit sa isang banda ay parang mahirap pero kapag gagawin sobrang napakadali. Amen po ba yun? Amen po ba? Okay. So bilang part 2 ng kahalaga ng pagpapatuloy, ang isang tanong na gusto ko pong ibigay sa atin na maaaring ang ilan sa atin nagtatanong ng ganito, kung mahalaga ang pagpapatuloy, papaano ako makapagpapatuloy sa Panginoon? Ano yung mga dapat kong gawin? Amen? Amen po ba yun? At ngayong umaga, mayroon tayong malalamang epektibo
mong sekreto para makapagpatuloy si Kaido. Gusto ba natin malaman kung ano ang mga sekreto niyan? Actually, hindi ito sekreto eh. Pero bilang isang Kristiyano, gusto ko tayong manindigan sa katotohanan, manatili sa kalooban ng Panginoon para daw tayo makapagpatuloy ng tuloy-tuloy para sa paglilingkod kay Lord ang sekreto si Lord mismo. According sa atin pong binasa sa Hebrew chapter 12 verse 2, para makapagpatuloy sa kalooban ng Diyos, sa paglilingkod sa Diyos, amen? Ito yung sekreto o dapat natin gawin. Fix your eyes on Jesus. Tumingin lamang kay Jesus. Amen. Kaya sabi sa verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumula ng ating pananampalataya. Na kung atin pong titignan ito, maliban sa kung ano pang mga bagay, si Lord lang ang pagtuunan natin ng pansin. Parang ang ilan, hindi nakapagpapatuloy dahil ang kanilang paningin ay nakafocus sa kung kani-kanino. Maaaring ito ay sa kailangan kapatid, sa kailangan isang leader, o sa anumang bagay na mali sa isang pastor. Kaya salamat po sa ganung pananaw ng grupo ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Yes, we are still human. We are still in this flesh. May kahinaan. Opo, totoo yan. Hindi namin makakailayan. Opo. Kaya nga, kahit sino sa atin ang mananampalataya, kahit pastor, amen? O maaaring titignan bilang example. Pero ang isang bagay na minomotivate sa atin ngayon, fix your eyes on Jesus. Tumingin kay Jesus. Bakit kay Jesus? Dahil ang Panginoon, siya lang naman ang nag-iisang sinubukan na tumira sa mundong ibabaw na ito at namatay doon sa cross. At according to the Bible, siya lang naman ang hindi nagkasala kahit isang toldo. Amen? Amen po ba? Kaya ayon sa mga taga-Korinto, chapter 5 verse 21, hindi nagkasala si Kristo. Amen. Kahit isang toldo, kahit isang bahid dumis, wala kang matatagpuan sa kanya. Kaya nga, bless pa tayo na though the Lord Jesus Christ is blameless, walang pagkakasala, walang naming pagkukulang sa harapan ng Ama, pero ginawa niya, pinilit niya matupad ang kalooban ng Ama. Na bagamat wala siyang pagkakasala, pero siya ay naparusahan dahil ng isang makasalanan. Kaya nga sabi ng 2 Corinthians 5 verse 21, hindi nagkasala sa Kristo, ngunit dahil sa atin, siya ay tinuli na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Amen po ba dyan? Kaya nga, kung ang ating pag-usapan, paano ba ako magpapatuloy? Makapagpapatuloy ka kapatid, once your eyes is fixed to Jesus Christ. Siya lang. Kaya kung nalulumbay tayo, siya lang ang pwedeng makapag-alis ng kalumbayan na yan. Kalungkutan siya lang. Kawalan ng kagalakan siya lang ang makapagbabalik niya. Kaya nga, fix your eyes, sabi sa English, on Jesus, the perfecter and the finisher of our faith. E lalo-lalo na dito sa Tagalog, sabi niya, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Kaya kung sa mga panahon ito, nararamdaman natin mga parang yung pananampalataya ay parang ganon, kumbaga iyalintulad sa ating ilawan, sa ating mga bahay ay ganon.
parang hindi natin alam kung malakas pa ba o ano bang katatayuan nito, kalalagayan nito. Amen? Parang aandam-andam, pero alam ninyo, ngayon pa lang, tutuldugan na yan na natin yan, na kung ang pinag-usapan ay pananampalataya, pwede nga maki ang pananampalataya natin ay kasing liwanag ng ating mga ilaw ngayon. Once, ito yung ginawa natin. Patuloy na tumingin at magdipindi sa kanya. Amen po ba yun? Okay. Kaya kung titignan natin dito, dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiyang mamatay sa cross. Kaya paano tayo makapagpapatuloy bukod sa nakatingin sa kanya? Paano natin masasabing tayo nakatingin, nakatuon ang ating pansin kay Lord? Balikan lang natin. Kaya sabi niya, hindi niya ikinahiyang mamatay sa cross para tayo makapagpatuloy ang susi ng kalakasan sa buhay espiritual, ang cross ng Panginoon lamang. Kaya cross is the key para makapagpatuloy sa Panginoon. At gusto ko po itong i-series, ano bang cross mayroon na ginamit sa kaparusahang kanyang dinanas. Actually, yung napipicture natin cross ngayon, sobrang napakagandang cross, makinis na cross, maayos na cross. Pero once we research talagang history ng crucifixion of the Lord, yung cross hindi yung makinis, may kung hindi ako nagkakamali, ito ay ginawa mula sa dugwood na sinasabi. Ito ay ang dugwood na ito ay maginip na puno na nung ginamit iyon para ipapasan sa Panginoon, hindi makinis yun. May mga tira-tira pang tinik-tinik doon. Kaya kung atin pong titignan sa pagpasan pa lang ni Lord sa cross para mailigtas ang sangkatauhan ay sobrang pasakit na yun. Kaya nga, kung gusto natin na yung ating pananampalataya, kung gaano tayo dati nakapagsasabi ng Lord, I love you. No matter what happened, I will serve you. Amen? I will give my trust to you. Balik tayo sa cross. Amen? Yung cross na lang, yung cross na nakikita natin sa mga kung ano-anong images, wala yan. Kasi according to the real scenario, yung cross, magaspang. At bukod doon sa sobrang biga, approximately 2 cabans of rice ang bigat noon. Kung in compare sa katayuan, physically ni Lord, sobrang bigat talaga. At isang katotohanan na kaya dugwod ang ginamit, sino mang may pao doon ng kaparusahan ng kamatayan, kahiyahiya. Sobrang, ano yun, parang kumbaga tampulan ng usap-usapan na dapat siyang mamatay dahil makasalanan siya. Kaya nga kung natin pong ipipicture ang crucifixion of the Lord Jesus Christ, yung isang dalawang makasalanan, deserve nila yon na maipako because they are sinners. Pero si Lord, according to the Bible, kahit isang tuldok, hindi siya nagkamali. Dahil doon, isang paalala na kaya niya ginawa yun dahil sa iyo at sa akin. Ngayon, kung ganon ang ginawa ng Lord, sino pa ba tayong lahat para hindi magpatuloy at humintong sa pagkilala sa Panginoon? Amen? So ang susi, tumingin kay Lord at alalahanin ang ginawa niya doon sa cross. So yan yung isang bagay na tinuturo sa atin ng Biblia. Fix our eyes on the Lord Jesus Christ because the Lord Jesus Christ is a blameless. Walang naging pagkakasal. Amen? Okay. At dito po sa atin pong pinag-aaralan,
kapag ang pinag-usapan ay ang pampapatuloy, tanggapin na natin bilang isang sumusunod. Para daw tayo ay makapagpatuloy, bukod sa tutitingin tayo kay Lord, alalahanin natin na ang kanyang ginawa doon sa cross. Para daw tayo magkapagpatuloy, bukod sa titingin tayo sa kanya, magpapatuloy para sa kanya, tanggapin na natin na kaagiban ng pagpapatuloy buwat sa kanyang mga salita, kaagiban lagi dito ang disiplina ng Panginoon, ng pagtutuwid ng Panginoon. Kaya nga, kung atin pong tinignan, oo, maraming gusto magpatuloy kay Lord, pero ayaw magpatuloy sa salita ni Lord. Pero kung tayo yung isang mananampalataya ang gusto natin magpatuloy, tanggapin natin ang buo ang disiplina at pagtutuwid ng Panginoon kung meron man. Pero salamat naman, ang ilan sa atin, wala dito ang masuwagin. Amen? Amen po ba yun? Kaya nga, sa verse 5 ng chapter 12, ganun pa rin ang pagpapaalala sa atin na para tayo makapagpatuloy, tignan namin, dahil sa ating pagsampalataya at pagtanggap sa ating Mesiyas na siya namatay doon sa cross, biruin natin, wala tayo talagang ugnayan sa Diyos kung tutuusin, pero dahil sa Kanya, naituring tayo anak ng Diyos. Kaya nga, kung simula nung tinanggap natin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ang Panginoon, at ang Ama itinuring niya tayong Kanyang anak dahil sa Panginoon na matay doon sa cross. Isipisipin natin ito. Dahil ganito ang package ng blessing ni Lord. Kung ating babasahin sa John chapter 1 verse 12, ganito yung ating pong mababasa. At parang ito, alam na po natin ito. Pero kung ating pong bubulay-bulayin ito, ay ganito ang ating mababasa. Ngunit lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya, ang tinutukoy ang Panginoong Jesus, ay pinagkalooban niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Ang mayroon sa atin na tinanggap, matapos na tinanggap natin ang Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, na ituring tayo na anak ng Diyos na may kasamang karapatan. Kaya kung sinabing karapatan, nakapangis sa karapatan na meron tayo, karapatan natin, umangat sa buhay, umayos ang buhay, maligtas mula sa kasalanan patungo, mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen po ba? Para sa karamihan, lahat tayo na nandito sa Facebook to face, even sa YouTube at Facebook page na nakakapanood ng insight ito. Isang paalala sa akin. The reason why sometimes God rebuke us, correcting us, it is because He loves us very much. Amen? Mahal na mahal tayo. Kaya kung ating babalikan ang nakasaad sa chapter 12 verse 5, ganito yung pananalita na gusto kong ipaalala sa atin. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob, anak ko, huwag mong babaliwalain o baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag mong mamasamain kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Sobrang sarap, no? Ganun pala yung ugnayan ng Ama sa kanyang anak. So if the Lord is our Father, if sometimes we fail the Lord, halimbawa, na-fail natin siya, nakaligtaan natin, makalig, hindi natin nagawa, na-neglect natin yung dapat natin gawin, ang pagtutuwid ng Lord, ito yung parang maalala natin yung dapat natin gawin na gustong-gusto niya gawin natin sa kanyang
harapan. Amen. Kaya sabi sa verse 7, tinitiis ninyo ang lahat ng hiram bilang pagtutuwid ng isang ama. Dahil dito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sino masaya na mayroon kang tunay na ama at ikaw yung itinuturing na tunay din na anak? Ha? Alam ninyo, ma-appreciate natin ito. Noon, parang ito, walang dating ito sa amin. Nandiyan ang tatay eh, nandiyan ang nanay eh. Pero ngayon, uli lang lumos na kami personally, physically. Pero ganun pala yung feeling na gustong ipakita sa atin yung ugnayan ng ama at ng anak na tayo ang tinutukoy. Amen? Ang sarap naman dito. Oo, may problema, may mga sitwasyon, pero kung alam mong buhay yung ama mo, ano ba ang hindi niya pwedeng ibigay? Ano ba ang hindi mapangyayari? Problema, diyan na expert si Lord sa matinding problema. Amen? Ang Lord na ating ama na pinaglilingkuran ay expert sa mga mahihirap na bagay na sa tingin ng tao, sobrang hirap. Pero para sa Kanya, walang bagay na hindi niya kayang gawin para sa atin. Amen? Jeremiah 37, if I'm not mistaken, sabi doon, 32 verse 27, ako si Yahweh, may lalang ng lahat ng tao. At walang bagay na mahirap sa akin. Sabi niya sa akin, I am the Lord who created humans, created every breath. Is there anything too hard for me? Meron ba akong hindi kayang gawin? Anak, mayroon ba akong hindi kayang solusyonan? Amen po ba yun? Kaya nga, kung ang pinag-usapan lamang ay pagpapatuloy, kung parang ang pakiramdam natin ay nalulupay-pay pinanginaan, normal yan, tama tayo. Pero ang hindi normal, kapag hindi tayo ng desisyon, na kahit ganun ang feeling, pagpapatuloy pa rin. Nasabihin mo sa katabi mo, yan yung gusto ni Lord sabihin, pagpatuloy ka kahit anong mangyari. Kapag sabihin mo, yung problema, pasanin, layak. Matutunan natin ibigay lahat yan sa ama ni Lord. Kaya nga yung ating devotion kanina, lumapit kayo sa amin, kayong lahat na napapagalang, nabibigat ang lumaha para sa inyong mga pasanin at kayo'y aking pagpapahingahin. That is the principle of the Bible. If you want to be strong in the Lord, learn how to rely everything to Him. Problema niya katawan, ako sa radyang limited, na kinakamagaling katawan, na limited mo. At muli limited, ipalimang pagkinan katawan, ipasamay mo sa Panginoon, ipagkatiwala mo. Alam ninyo, kahit hindi problema yan, halimbawa isang trabaho, kung matutunan natin mag-rely lagi kay Lord, kahit anong matinding trabaho yan, kailangan ng talino, kailangan ng iba yung lakas. Once natutunan natin ipagkatiwala yan kay Lord, kahit gaano kabigat ang trabaho niyan, magiging madali. Bakit? Hindi sa sariling lakas natin kaya na pangyayari yan, kundi sa mismong lakas at talinong galing sa Diyos. Amen. Amen po ba? Sa verse 8, ganito. Okay, doon pa sa verse 7. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo'y mga anak sa labas. Walang anak sa labas dito ng Panginoon. Lahat tayo ay legitimate children, sons and daughter of the Almighty because of the Lord Jesus Christ who died on the cross. Amen.
Oh. Kaya nga, kalimat lagi sa pagpapatuloy, lagi na riyan ang pagtutuwi, ang pagdidisiplina ng Panginoon. At alam ko ba ninyo kung ano ang magiging resulta na kapag naituwi tayo ni Lord, nagpasagot tayo sa Panginoon, sumunod ng buong sikap, buong katapangan. Alam ninyo, ang magiging bunga nito o resulta nito, tayo ay magkakaroon ng matuwid at sumasaka ng pamumuhay. Sinong gusto ng matuwid at sumasaka ng pamumuhay? Kaya nga, pag tumanong tayo sa verse 11, habang tayo tinutuwid, hindi tayo natutuwa. Tama naman. Kapag tinutuwid ka, hindi ka mapapangiti, naho-hurt ka, naiiyak ka, hindi ka mag-inampi. Sabi dito, habang tayo tinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinampis. Masakit ang pagtutuwid, masakit ang pagtuturo ng Panginoon. O, pero sabi niya, pag naman kayo'y hindi natutuwa, kundi kayo'y naghihinampis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Amen po ba dyan? Kapag sinabing matuwid na pamumuhay, automatic dyan kapag naging matuwid ang pamumuhay natin, activated ulit ang blessing at pangako ni Lord. Kahit hindi mo pag-usapan ang blessing, kahit ang promise ni Lord, activated lang yan once nakita niya yung buhay natin matuwid sa kanyang harapan. Amen? Amen? Purihin ang Panginoon. Okay. So yan yung isa sa nagagawa ng pagpapatuloy at pagsunod natin sa Panginoon. May dadalhin napakagandang resulta. Amen? At susunod, bukod sa nakaroonan tayo, nakuwid na tayo, naging matuwid ng ating buhay. Ito na. Sino ba ang dapat maparangalan sa ating buhay? Sino ba ang pabigyan ko lagi ng pansin, ng atensyon? Hindi na kung kani-kanino yan. Dapat ito yung isang goal ng isang mananampalatayang nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Dapat ang number one na goal natin is to give, please the Lord. Dapat tayo, ang goal natin, God pleasers tayo, amin ba? Kaya kung natin kung titignan ang pangaral ni Apostle Pablo sa mga taga-Galacia, sabi niya sa Galatians chapter 1 verse 10, bakit ko sinasabi ito? Dahil ba nais ko magpuri? Mapuri ng tao? Hindi. Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Sinisikap ko ba ang magbigay lugod sa tao? Sumagot ko, hindi. Kung iyan talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. So meaning, ipinapakita even Apostle Paul, whatever achievements na naranasan niya, nagawa niya sa pag-ibanghilyo, nakarating sa iba't ibang tao, lumaganap ang ibanghilyo because of Apostle Paul. Pero sabi niya, inagawa ko ba ito para purihin ng tao, kilalanin ng sino man, bigyan ng parangal? Hindi, sabi niya. Amen. Kasi kung yun ang aking hangarin, purihin ng tao, ang kilalanin ng sino man, dapat sana hindi na ako naginilingkod ng Diyos. So meaning, ipinapakita niya na bilang isang lingkod, ang kapurihan mula sa tao dapat hindi maibigay sa atin. Kundi maibigay lagi sa ating Panginoon. Amen? Kaya po nang laging sinasabi ni Brother Eddie Villanueva, hindi ko makalimutan ito. One time na nanood ako sa kanyang pangaral, one of his preaching, sabi niya, do not touch the glory of God, sabi niya. Sa anong ibig sabihin nun, kahit kailangan na tayo purihin, kilalanin, pero sabi niya, huwag na huwag mong kihipuin ang karangalan dapat sa Diyos, huwag mong angkinin. Tama naman. Amen? Kasi once na yung kapurihan na dapat ibigay sa Diyos, nakuha na natin,
nakuha na natin ang gantimbala na dapat para sa atin. So, this message na kung mahalaga ang pagpapatuloy, mahalaga rin na gawin natin na dapat tayong lahat habang nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, place ourselves in the way na doon tayo gustong pakita ni Lord. Dapat God pleasers tayo. Amen? E paano ba, Pastor, mapapalugod ang Diyos? Oo. Alam ninyo, mamaya, para mapalugod natin ang Lord, dapat may mga kailangan tayong gagawin habang nabubuhay. Isa na dyan ang dumarating na tamang oras. Tinuturan tayo sa pagdalo. May kongkula lang din. Dapat i-label natin si Lord na mas higit pa sa kung ano-anong mga bagay. Alam ninyo, pag tayo ay halimbawa papuntang ibang bansa, hindi pwedeng huli ka sa oras kahit sino ka pa dyan. Kapag naisara na ang gate na iyong planong sasaktan mo kahit nagbayad ka pa ng pagkamahal-mahal, hindi yan i-honor. Basta ang kanilang titignan, oras ay oras. Kapag hindi ka nakarating isarado, iyong planong alis at sibat sila. Eh, lahat naman tayo naka-experience ng pagpunta doon o pagsakay sa iyong planong pagpunta ng ibang lugar, ay dapat binibigyan ng atensyon ito. Ang flight namin ay ba yung ano, kung pumunta kami ng international mission, kung ang flight mo ay alauna ng tanghali, madaling araw dapat nandun ka na sa airport, ganun katindi mga magulang ko at mga kapatid. So hindi pwedeng i-break mo ang rule. Kaya ngayon, parang ano eh, kung ang isang pasahiro ng aeroplano, ganun ay yung kanyang dedikasyon, ayaw niya nang nahuhuli, dapat na i-apply yun sa buhay pananampalataya natin. Amen? Kahit 8:30 or 9 o'clock, ang ating pong tinatawag na divine service, sharp. Dapat alasokso na dito na. Amen? Amen po ba yun? Umalis na tayo doon sa ganong tingting, ganon yung kasanayan natin dati. Kaya malas hindi na taga-pupuri doon. Okay lang, mag-pupuri lang sa talaw-loob. Ganon ang mahari, nakasanayan natin minsan bilang mga Pilipino. Pero hindi na pinag-usapan Pilipino o kung anong layo meron tayo, kundi yung mga tagalaki dapat nag-iba ang pananaw. Amen? Amen po ba? No, anak tayo kasal, antay lang may sunana ko, okay. Kabawain tayo, no? May singa. Akay nung maranang sitaan din eh. Ay, kabawain ka. Duga, si Baba nga. Ang anang kasigit ito eh. Ay, kabawain ka. Ang mga pinipusto ano mo. Nang kalala, may akareserve ni Erongan, talapot lig ka. Wala lahi ang kairong. Kabawain ka na ka nagay manlingligan ka. Eh, kung naninibot niya, panahon na, yawa, ang anang kagkasal. Social distancing ni alik ka, kabawin kang tuloy. Ang may wamang kan, kiyan, gilip na bayawas na naagaw ka, gilatnin kayo, mukukha mo ay. Hindi yun ano. So, at dito, parang yung pinapakita dito sa atin ni Lord, mahalaga ang katapatan kay Lord, even in our time. Sa Panginoon. Amen? Oh. So yun, dapat God bless us tayo even in our time at commitment namin kay Lord. Hallelujah. Kaya nga minsan, oo, ganun. Dapat yung thinking natin sa mga bagay-bagay sa mundong ibabaw nito, i-level up natin, dalhin natin sa larangan ng paglilingkod kay Lord. Oo. Kapag tayo yung pumupunta sa kasal, pag sinabi ng kasal, eh, ng may, yung ikakasal, semi-formal, dapat lahat nakakulil yung pwede, sumusunod tayo. Dapat dito sa pagdalo, atin dito natin i-express ang pagiging ambassadors of Christ. Basta gawin natin ang the best for the glory of the Lord. Amen? Amen po ba yun?
Atau nata nararami aka kasalan sa niya mukulo yung lang na nagagamit at kalak kailangan ka nung isulong. Amen. Atau nata si Kirukul no dami balbal na aparado na may nunang plan sa kay para taloy bulan ni salansan mo lang akin. E si gagawin ni nata blood sa sulong eh. Ay naglawon si Mami Dino asuntod plan sa expert to, expert to lang. Amen? Oh, hindi po, joke lang. So yung mga bagay na ano, gawin natin just express ourselves to our Creator. Amen? Okay. Ayan. Ngayon, dahil God's pleaser ang ipinapakita dito, paano magiging God pleaser? Paano makapagbigay ng kasiyahan sa Panginoon? Paano ko ito gagawin? Simple lang. May tinuturo ang Hebrew chapter 11 verse 6. Kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyan ng kaluguran. Oh. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya ang may Diyos na nagbibigay ng timpala sa mga nananalig sa Kanya. Sa Tagalog, parang hindi na-specify yung gusto kong ibigay na puntos. Dito sa NIV, ganito ang pagkakasalin. And without faith, it is impossible to please God. Kaya kung gusto daw natin i-please ang Lord, mapalugod ang Lord, dapat yung pananampalatayan niyan, hindi mawawala sa'yo. Kasi sabi dito, kung wala itong pananampalataya, imposible magbigyan ko ng kaluguran ang aking Diyos. It is impossible. So ibig sabihin, para posible na mabigyan natin siya ng kaluguran ng kasiyahan, yung faith ang kailangan. Sabihin mo, faith. Alam niyo ang interpretasyon ko dito sa faith? Yung luto na hindi kayang tumubo sa kakayahan ng tao. Pero kapag ang faith ang pinag-uusapan, yung imposible nagiging posible. Amen? At kung atin pong babalikan ang Biblia, paano ba daw natin malalaman kung tayo isang mananampalataya o may pananampalataya sa Panginoon? Bumalik tayo doon sa Hebrew chapter 11. Verse 1, nagsabi niya tayo may pananalig kung nagtitiwala tayo mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. Amen ba? Masasabi daw na tayo may pananalig o pagtitiwala sa Panginoon kapag naniniwala mangyayari yung mga bagay na di natin nakikita. Mangyayari yung inaasahan natin na kahit hindi natin nakikita, kaya gawin ng Diyos. Amen? Sinong naniniwala na kaya baguhin ng Diyos ang buhay mo? Ang sitwasyon mo? Ang cycle at routine ng buhay mo? Amen? Ito, hindi ako tumitigil dito eh. At alam ninyo, kung sinasabi tayo may pananampalataya, patunayan po namin sa ating mga gawa. Hindi pwedeng sinasabi natin according to James na ako'y may pananampalataya pero hindi naman ako gumagawa. Kaya sabi ng James, yung pananampalataya pakita mo sa gawa kasi ang pananampalataya walang kalakip ng gawa ay patay. Amen mo ba yun? Supurihin po dito ang Panginoon. Purihin natin siya. At kapag na ang pananampalataya ng Diyan na yan, hindi tayo tumigil, hindi tayo nanghinawang magpatuloy sa pagkilala sa kayang gawin ng Diyos sa mga buhay natin. At hindi tayo tumigil na lumapit sa Kanya, ito yung promise dito eh. Because anyone who comes to Him, inulit ko, everyone, because everyone who comes to Him,
Sino man ang lumalapit sa kanya, dumudulog lagi sa kanya, nagpupuri sa kanya, nag-ibig sa Ginoon yung comes dito, ibig sa Ginoon, kasama lahat, pagsunod, katapatan, pananalangin, pasasalamat, papuri, pagsamba, pagdalo, kasama yan. Because anyone who comes to Him, o yun, may ginagawa sila. Lumalapit kay Lord, may ginagawa. Must believe that He exists. Ibig sabihin, naniniwalang totoo siya at buhay siya. Talagang makapangyarihan siya. At kapag ganon, and that He rewards those who earnestly seek Him. Kaya itong fellowship natin, isa itong daan ng pagpapakita na uhaw ka sa Diyos. Hindi pwedeng sabihin, believer ka pero wala kang fellowship. O pastor, kasi hindi na po natin dahil mayroon na akong inaatinan. Preaching ng Iglapis, walang problema. Brother Eddie, walang problema. Mga preaching ng ibang mga, walang problema dyan. But when we talk about connection, konektado ka sa TV, okay yun. Na ang nabibinefit ikaw, nakikinig ka. Pero ang danger doon, kapag isang Kristiyano, tinundukan na ang online fellowship, ay yung face-to-face fellowship. Nabinefit ka through the Word of God, pero kapag nakaroon ng maliit lang naman ang problema, hindi naman malaki. Ha? Yung pastor na na-benefit ka through his preaching, hindi ka maagbasan ng physical, yun yung danger doon. So we need videos para ma-benefit, para ma-preserve ang faith, pero wag na wag i-aalis ang face-to-face fellowship para kayo. Kaya alam niyo kung saan ako galing na galing ngayon, itong COVID na ito. Talagang sabi ko, talagang marami ka nang inapintuhan. Sabi ko, ganun. Kapag ikaw nawala talaga, dapat sana lahat kami babawi. Mayroon ba kayong ganun thinking? Ano po? Now, understandable. Yung may mga anak na maliliit, hindi pwede mo atin dahil protocols. Okay, sunod tayo. Pero, kapag ito hinayaan ng Lord na wala itong problema ito, dapat hindi ka dapat nakikita kung saan-saan. Dapat araw ng linggo na ibibigay yung kahit 2 hours to our study. 9, 10, 11, maximum of 12 kung may event tayo. Yung 3 hours a week for your quality time for your Creator. Mahirap ba yun? After 3 hours a week, maaari na tayo pumunta sa kung saan-saan, mag-appointment sa kung saan-saan. Ngayon kung nagawa ba natin yun, hindi ba natin nalugod ang Lord? Lugod na lugod ang Lord dyan. Amen? Mabuti na lang minsan na dahil wala tayong hindi natin na hindi nakakain ang iba dahil sa sitwasyon. Ang ilan ay mga seniors na, may mga anak yung iba, hindi naman tayo pwedeng susuway. Kaya nga mayroong online service. Every midweek service on Tuesday, 8 to 9. 1 hour lang naman ulit. Mahirap ang isang oras, hindi kayo para kay Lord. Amen. Nagtunol lahat, sugaw yun. Tamang puli. So alam ninyo, itong pangakong ito, kung tayo daw ay sumampalataya at naniwalang buhay siyang totoo, sabi dito, He rewards to those who earnestly seek Him. Alam niyo itong ibig sabihin ng earnestly? Kahit may humaharang, hindi na yan inihinda, nagpapatuloy. Amen? Paano ito yan? Inibitan dahil sa kuli mga anak, simba. Ito nyo lang regalo? Akasabi regalo, pero akasabi kayo yung kinin katawan. Balibaliman. Amen. Ang may preaching tayo ng sama, ang bago unahin ang
cellphone, unahin muna ang cellphone. Patingnan ninyo, kahit di kayo makain ng murpon, feeling nyo namumurpon kayo. Amen! Dahil sa cellphone kayo. Lumalakas, tumatatag, may inabago, at inaayos ang Panginoon. Kaya ngayon, last, na dapat daw natin bantayan lagi para makapagpatuloy bilang nagpapatuloy sa Panginoon yung nabanggit ko na kanina. Dapat bantayan natin lagi ang pagsunod natin sa Diyos. So, mga panang ito, ano yung gauge, ano yung level ng aking pagsunod? Sunod-sunod pa ba ako sa kalooban ng Diyos? So, kapag naiibalik natin parang hindi na, parang may nakakaligtaan na, na-forget na, ipagpatuloy bang desisyon? Yes, Lord, sorry, sige. From this, itong papasok na bagong buwan, ay dapat ito magkaroon na tayo ng pagtutuldok at pagdidesisyon. When we talk about obedience, dapat yung obedience mula sa pinakababa, dapat pataas, hindi pababa. Amen. Amen po kayo. Dapat nababantayan ang pagsunod natin sa Diyos. Panalangin natin sa Diyos. Yes, bilang busy men and women of the Lord, minsan busy tayo eh. Kaya lamang hindi pwede na ito mawala sa 24 hours sa isang maghapon. Actually, kung titignan natin, ang dapat na allocated time for God is 2 hours and 40 minutes. Sino naniniwala dyan? Sa oras dapat may touch ka din. Amen. 2 hours, pati oras talaga. Bigyan ng touch. Yes, that is a truth. Amen. Oh. Pero dahil si Lord, kahit hindi natin na naibibigay yung dapat when it comes to prayer, yung 2 hours and 40 minutes. Pero huwag natin gawin yung Lord TY. Thank you Lord. Salamat Lord. Na nagmamayag TY Lord. Again. Sa pananalangin, dapat mahalaga even sa pananalangin. Ang Kristiyanong lifestyle, hindi ka pa dumidig kahit nagtatagyo ka na kay Lord, dapat. Amen. Alam sa akin mo, di man timbo lang yan. Kaya kasi, ay salamat katawan ng sila. Hindi Kristiyano yun. Amay nung timbo lang, isang nagpasalamat, hindi Kristiyano yun. Kasi ang Kristiyano, hindi pa dumidikay, hindi pa nakapagsusubo, hindi pa nakakainom ng mga nasa kapaghayan. Yung Lord, thank you. At least may thank you. Amen. Salamat ka naman. Mga kamilawa ko. Nag-uwi sa labas. Please. Amen. Nagdaturong na sabi na tambal sa kulong-kulong. Amen. Hindi, ko lang po yun. Walang ganun. Amen. Oh. So, pagsunod, ang dapat nating bantayan, ha? Natin, pagsunod natin sa Diyos, panalangin natin sa Diyos, pasasalamat natin sa Diyos. Alam ninyo, kahit ganitong sitwasyon, dapat thankful pa rin tayo sa laman ng Panginoon. Ang daming nagsasabi problema dahil sa ganitong sitwasyon. Pero hindi ba natin nare-realize? Kahit nandito tayo sa probinsya, wala tayong inaasahang monthly income. Kung ano man lang yung maitinda natin, tutubo ng 2 piso, 3 piso. Parang ako din nung nagtitinda, yung 7 pesos. Mga sotal mantika, asin lang. Tumutubo ng kundi, alam ninyo, dapat ipagpasalamat yun sa Diyos. Amen. Alam ninyo, ang tao mapagpasalamat, hindi tatama rin ang Diyos magbigay ng anumang pangangailangan natin. Subukan natin magbigay na hindi tayo na-recognize ng papasalamat kahit yung tiwa yan. Yan yung ayaw na ayaw kong mangyayari sa akin, yung nabigyan kami hindi appreciation, yung appreciation or acceptance ng pagpapaano. Dapat na yun yung gawin. Kasi alam ninyo, halimbawa, ako ang nagbigay, nag-thank you kayo. Sa susunod na mayroon uli, hindi ako mangingining pagbigay uli. Bakit? Doon pa lang sa pagpapasalamat, sold na eh, bayad na kayo doon eh. Mga ganon na aspeto.
kay Lord, ganun din. Amen. Oh, sabihin natin niya, Pastor, okay na ako sa pagsunod, okay na ako sa panalangin, pasasalamat. Oh, huwag natin itira ang pagpupuri at pagsamba natin sa Panginoon. Ito yun, yung ano, maraming nila na, ano ba ang pagpupuri? Ano ba ang pasasalamat? Pag sinabing pagpupuri, ito yung alam natin na ginawa ni Lord sa'yo. O, pinagpala ka. At paano mo purihin ang Diyos dahil pinagpala ka? Lord, salamat. Pinagpala mo ako. Salamat sa biyaya. Pinupuri kita kasi pinagpala mo ako. Binigyan mo kami ng ganito. Ang pagpupuri, ito yung pagsasabi natin kung anong ginawa ng Diyos sa'yo. Pinagaling ka, purihin mo siya. Lord, pinupuri kita kasi pinagaling mo ako. Pinagpala mo ako. Lahat yan, kasama yan. O, pero kapag ang pagsamba ang pinag-uusapan, hindi mo na namamangkin dito ang kasasalamat, ang pagpupuri mo niya, nasasambit mo. Sino ba siya sa'yo? You are the Creator, God of all gods. Amen. You are the Creator. You are the Healer. You are our Redeemer. Amen. You are wonderful God. You are merciful God. Everlasting peace. Amen. Ganon. O, kapag ganon nagawa, sasabihin nito sa akin, o, eto pastor, nagawa ko na. Pero last but not the least, pagsunod, pananalangin, pasasalamat, pagpupuri, pagsamba, nagawa na ang pinakahuli na hinuhuli para mabigyan natin siya ng kasiyahan kapag nabantayan natin ito pagdalo natin sa bahay ng Diyos. Kaya nga makalagay ang pagdalo. Kaya nga kung ating babalikan ang Hebrew chapter 10 verse 25, huwag natin kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, o ito, sa kasi dito sa pagtitipon natin, mayroong bagay na hindi nakikita ng mata pero nararamdaman ng puso at sa ibuturan ng pagkatao natin. Dapat ito yung goal natin. The reason why we gather together in order for every one of us ay mapalakas. Kaya nga sabi nito, gaya ng ginagawa ng ilan sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Sino maniniwala malapit na ang araw ng pagdating ng Panginoon? So ito, itong series nating kahalagahan ng pagpapatuloy at kung paano makapagpapatuloy, magagawa natin yan. Kapag itong mensahe na ating napakinggan ngayon, unti-unti natin gagawin at susunod. O ngayon, nandito tayo, nag-gather together tayo, nagkaroon tayo ng face-to-face fellowship. Ang goal na reason why we are here ay para mapalakas ka. Mapalakas ang loob mong pinanghihinaan. Amen. Mapalakas ka in the sense na mapalakas kang magpatuloy, mapalakas kang papagtagumpayan ang lahat ng kinakaharap mong sitwasyon, matutulong ipasakamay sa kamay ng Panginoon. Amen. Amen po kayo? So in this series of message ng kahalagahan ng pagpapatuloy, mahalaga talaga. The reason why we are here para mapang itong pagkakaisa natin, ang pinaka-goal, bilang pastor nyo, ito yung goal ko lagi. The time na ako'y nagtuturo para mapalakas kayo, ma-encourage kayo, at ma-motivate kayo. Alam niyo kung paano ako ma-motivate? Mag-intapak lang kayo sa pagdaro. Na-encourage ako dyan. Amen po ba? Pero yung hindi kayo ano, parang may kulang. Parang ganun din. As a family, if you consider me as a father of faith, as a senior pastor, just have a decision na yung appointment hanggang maaari, baka pwedeng after 3 hours ng Sunday. Hindi ako available ng 8, 9, 10, o maglalans hanggang 11, 12. After that, 5 hours ng Sunday, you can set your own appointment. Ang ganda nun. Kapag naipakilala na tayo mananampalataya na yung quality time for God is for God talaga.
Masanding ina dapat kay to. Ay, paano mo tan imbitan mo tan kakinta na may dedicated tanod at kinto fellowship to. Baka pwede niya, dapat sila ang mag-adya. Sini tayo. Amen. Amen po ba yun? O, pero, kung itututal natin, may mga instances, no? If ever na halimbawa hindi natin magawa, ay dapat gawa tayo ng pamamaraan. Amen. Amen? Eh dito sa atin, hindi pa tayo kasi nakapag-design na magkakaroon ng afternoon session kasi kaya-kaya pa naman natin i-accommodate ang bawat isa. Kaya maalam ninyo mga magulang ko at mga kapatid, hanggat kaya, gawin natin para maipakilala kung sino tayo sa tao. Amen? Amen po ba yun? Sige ka ko, magulangin mo dya. Ito lang may oras, alas 10, alas 11. Man-explain ko na itangki, di malagoy sa TVS. Sa ikon ko, alam ko rin wala ba sa oras ko, wala appointment ko, wala ihakyan o gawya ihandog ko. Ikon ko, baka pwedeng sa ibang araw lang. Eh, kapalutan ko kasi yan yung previous trabaho ko, naging safety consultant ako, at saka gusto ko malaman ninyo, yan yung dating trabaho ko po. Ako po ay naging safety consultant ng pag-aayos, pagkakabit ng mga bagay na tuturo mo, ay tuturo mo. So, umalis na siya. Eh kung entertain ko yun, ako ang malalagay sa halaman. Kaya ngayon pa lamang, mga magulang ko, mga kapatid, if we want change sa buhay natin, sa kalagayan natin bilang isang mananampalataya, tayuan natin kung ano yung ating prinsipyo. Yung oras para kay Lord, dapat hindi kami bibigay para sa iba. Amen. Amen po ba? Sino po ngayon ang magkakaroon ngayon ng pagdedesisyon kahit anong mangyari hanggat kaya gawin? Iba ako gaya ng dati, hindi ka gaya ng dati. Amen? Amen po ba? At kapag ito, nerespect natin ang ating quality time kay Lord, even the people around us will respect our decision. Ang sabi pa nga na ganun, tanatanggol na ba? At kung ako kami lagi, na kung kami lang papabayin mo, dapat mo sabi kayo, dugan oras. Ano naman? Hindi sila masusunod kayo na mga anak, bakit kayo ang magsusuport. Amen. Amen? Katulad ng pagpapawi ang kuma na talaga, nanan, examined civil service, wala ka pa sa sandi kasi. Katumanayan ng mga manak lang, magkuntuwa at tuyay na gagawa at upang po, hindi naman di manay. At yan ito'y purpose, at iwadya ka man exam, at ito'y walang isip kung Pastor Armand Martinez ka. Lapod wala rami hahangal mo lang niya, labay mo ng gawa. Pero na isa alam-alam, ang pangsama ay aliwa. Agad, tigay mo lang lang, mag-isip kami yung sumbre niya, kapasan, lagat kapasan po. Aliliwa ka ka na yun, manaya may umanawa. Pagkatong mo si Pastor, agad nayarin gawang tuma. Untan tayo ba, sirin, amen? 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 Ay, hindi pa rin, tatagsan ka ng Pastor, tatagsan talusan ka ng katawan. Ano siya, sumang ibang gawin? Eh, natalusan ka ng katawan, gano'ng ka po kaya sa service, kayo, wadya-wadya lang matay. Hindi, aliwan, healthy man. Hindi healthy ang gano'ng desisyon. Bilang isang mananampalataya. Amen? Okay. So, purihin ang Panginoon. Masaya ba tayo? Tungkol sa pagpapatuloy, magpatuloy tayong gawin ang dapat para bigyan siya ng kaluguran sa ating pong mga buhay. Pwede bang pagmalaya, pagpalakpakan natin ang Lord? Hallelujah! Kaya, ang tinutong mo, lagi ito ang ating series ng kahalagan ng pagpapatuloy. Habang tayo nagpapatuloy kay Lord, yung love natin, dati, dapat ma-restore at mag-iibay. So yung sabi ng 1 John chapter 4 verse 19, the reason why we say we love God, it is because the God is the one who first loved us. Ibig sabihin,
kaya natin nasasabi, Lord, makikitapat na ako, mahal kita ng lumusan, kasi yung unang nagmahal mo na bago tayo. Amen. So magpatuloy lang tayo mga kapatid, at gawin natin kung anong mga bagay na nakakalugod sa Panginoon. At ngayong umaga, masaya tayong tumanggap nito. God bless po, at pagpalaging tayo lahat.